Welcome back sa Tom Channel, guys. It's me, Edach. And today's video, ay gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung ginagamit ko sa mga plants ko na pinopropagate ko. Kung sa baga, ano yung ina-apply ko sa mga nude na bagong cut, no? So, that is fungicide po. Nilagyan ko po ng maliit na amount na tubig para hindi siya masyadong powder, hindi siya masyadong dry. Kasi as per advice po ng mga old gardener na kakilala natin, mas mabuti kasi yung medyo basa siya para naman umabsorb dun sa nude na paglalagyan mo ng plant. So that is a variegated domesticum, guys. So may dalawa po ako dyan na tiguan leafer at saka yung top cut. So yan, gumagamit po tayo ng used na toothbrush. So as you can see, is used na po yan. So kung gusto niyo naman na bago, pwede rin naman. But if you want na yung mga luma lang na hindi niyo na ginagamit, pwede rin naman yan. So yan, ina-apply ko dyan sa nude mismo ng plant na kinat natin, no? So, gusto ko lang din po i-share sa inyo, guys, na before ko po yan in-apply is sinigurado ko muna na tuyo na or dry na ang nude na pinaglalagyan ko. Kusubaga, wala na yung mga anong tawag doon, yung mga duga niya, kung sabaga sa Bisaya, sa nude, no? So, yung mga basa pa niya, yung ano niya, dugo niya mismo. So, hindi ko alam kung anong term noon. So, kailangan na dry na siya upon applying para naman hindi tumulo yung ano, yung substance ng fungicide niyo. So, yan. Ito po yung mid-cut. So, yan. Nilagyan ko din yung ano, yung nude niya. So, as you can see, it's very rooted po siya, no? Marami pong ugat na nakikita natin. So, that is the top cut ng ano, variegated domesticum, guys. So, yan, nilagyan ko din siya ng ano, inapplyan ko din siya ng fungicide. So, much better po talaga na medyo basa siya para dumikit siya sa ano, sa nude. Kasi, kung yung powder lang, there are possibilities ng ano, ng powder na pagkatapos nun, naipat nyo, matatanggal siya kasi dry nga siya. So, mabuti na yung medyo mabasa para umabsorb dun sa nude ng plants na kinat nyo. So, I hope nga nakukuha nyo yung ano, yung ibig sabihin ko. So, sineset aside ko muna yan kasi after applying po ng fungicide is you need to make it sure din po na dry na din before you are going to place it in a pot. So, make it sure na hindi pa siya masyadong basa upon transferring it into a pot, no? Para naman hindi sayang yung in-apply na fungicide sa plant nyo. Kasi pag pinat nyo agad, there are possibilities again na matatanggal lang din yung in-apply nyo na fungicide. So, kung sabaga, maging useless lang. So, same medium po yung ginagamit ko. So, nilagyan ko lang ng ano, ng base ng cocoa cubes. Kung nakikita nyo dyan, binilagyan ko ng cocoa cubes yung base. Tsaka ko nilagyan ng medium na ginagamit natin. Again, guys, ang medium po na ginagamit namin, guys, is 2-in-1 lang po siya sa decomposed rice hull at saka yung decomposed po na dagami, no? So, wala po kami ginagamit na carbonized rice hull kasi ika nga, sabi ko sa inyo, hindi po namin makuha yung ratio niya. So, kasi na-experience na din namin na sinubukan namin na gumamit ng carbonized rice hull, but sad to say, hindi po hiyang sa amin, no? So, better to use the old way na lang na mixture kesa naman gagamit pa kami ng carbonized rice hull at hindi naman maganda yung epekto sa plants namin. Kasi, ano, may tendency kasi na pag hindi kayo nakatiempo sa pagkuha ng carbonized rice hull is
malalanta or marurutrat yung ano nyo kasi sa sobrang init or may ano pa siya, may acid pa siya. So that is the top cut guys ng variegated domesticum natin. So kinukuha ko itong video around November 16 ata ng hapon. So mas mabuti na din guys na kung may plano kayo na magpropagate, mas mabuti talaga na wala ng araw. So kadalasan po na magpropagate ako guys is gagawin ko sa hapon kasi hindi na siya masyadong mainit tsaka hindi na siya masyadong ma-stress kasi nga na-cut na siya, so mag-adjust pa siya sa panahon, so better na doon kayo magka-cut sa hapon kasi papunta na siya sa ano sa gabi, so hindi na siya malalan hindi na siya maluya kung sa Bisaya. So yan po. Yun yung kadalasan na ano time ko na magpropagate talaga. So hindi ko ginagawa yung pagka-cut ng ano ng morning or in the middle of kanang doon sa noon time kasi nga mainit pa siya at may tendency po talaga na mas stress pa siya. So nakikita niyo diyan sa video na 'yan na nilagyan ko muna ng ano ng coco cube. So pasensya na kayo kasi ako lang na mag-isa. So ako na yung nagpat, ako na yung kumuha ng video. So pasensya na po kayo. So 'yan, nilagyan ko ng coco cubes as a base. Maliit lang naman para lang may mag-absorb ng water, no? Kasi after that is mag-a-apply tayo ng rooting hormones. So yun. After po kasi ako magpropagate, depende po sa plants na makakasusurvive ng ano, hindi masyadong basa, no? So yan, nag-apply po ako diyan ng rooting hormones po. So after po potting that variegated domesticum, nilagyan ko ng stick para naman hindi siya malupay-pay sa hangin kasi nga one leafer lang siya. So better na may ano siya, may foundation siya para hindi siya masyadong madala sa hangin, no. So yan, nilagyan ko yan ng stick tsaka tinatay up ko lang din ng ano yan ng yarn. So that is the bottom cut either. I know the mid cut di ay. The mid cut na variegated domesticum po. So yan po, paulit-ulit lang po yan na steps kasi as what I have said is ano na dry na yung fungicide na inapply ko down sa nude. So yan, ilagay ko na yung kinat natin na variegated domesticum sa isang pot din, no. So kitang-kita nyo naman yan and continue watching guys. So that's all for today's video guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe our channel and hit the notification bell. Thank you so much.